honestly, Inday, anong nararamdaman mo ngayon? Grabe po, naiiyak sobra kasi iiyak naman ako. Hindi pa nga nag-umpisa interview. Ano po kasi, never ko po in-imagine kasi probinsyano po galing Jensen sa Sarangani province po. So talaga, alam, nagko-content lang po ako, nag-open ang buko, nilulupak lang doon. So never did I imagine to be a co-host. So talagang sobrang happy ko po. Alam, parang never ko talaga to in-imagine. So parang ayoko nga matulog, baka pagising ko. Hindi totoo. But finally, I'm here. So sobrang happy. So thankful of course sa lahat ng supporters and fans. Dahil of course, kung hindi sa inyo, hindi dahil sa inyo, hindi po ako mapaparito. Kaya I'm very thankful po. Hindi, no words can express what I'm feeling right now po. Okay, ikaw naman, Anna. Binasa ka sa hosting, singing. Ito ba, isang bagong challenge na naman sa'yo. How do you feel about being one of the leaders? Ako naman po talaga, lagi po akong up for challenge kasi I feel like dun po talaga tayo nag-grow. Yeah. So, with this project, sobrang nagpapasalamat lang po talaga ako sa MediaQuest, sa MQuest Ventures, sa TV5, and sa bumubuo ng programa. Of course, Kuya Will, sa mga taong naniniwala na kaya po namin gawin ito, at syempre maging co-host ang the one and only Mr. Willie Revillame. And excited po kami maipakita yung iba't ibang personality namin at magko-contribute para po mas lalong mapasaya ang programa. Exciting po ang mga palaro, kaya dapat niyo pong abangan yan. Ikaw, Twina, ibang medium ang social media, iba yung popularity na nag-gain mo doon sa tapos ngayon, isang pagsubok na naman ng telebisyon. Paano mo hinanda ang sarili mo? Kasi ibang-iba yun, ibang mundo. Totoo, kasi social media, ang dali lang, video-video ka lang, tapos anytime pwede mong i-upload dito kasi mali natin, live pala, di ba? So, siguro, ano na lang din, sa paghahanda, siguro yung confidence ko, nandito pa rin. Tapos yung pagiging natural ko, nandito pa rin. Kasi sa tingin ko, yun din talaga yung magsasalba sa akin dito sa pagiging isang host kasama ng Wind Girls. Ada, I heard you have to sacrifice your noontime show for this. Is it difficult to do it? Well, actually, it's been more than 5 years po ako nagtrabaho doon sa isang online noontime show. And I'm really, really thankful po kasi napakarami ko rin po talagang natutunan because of that. And marami rin mga opportunity ang nagbukas. But of course, sa buhay natin, meron talagang mga chapter na natatapos at meron pong nagbubukas ng panibagong chapter. So this is going to be another journey and panibagong paglalakbay na naman po ito. And with this, I feel like malaking growth po ang talagang ma-experience ko dito and punong-puno lang po talaga ako ng pasasalamat. Makayos naman ang paalam natin and pag-end nung actually, the moment na talagang na-finalize na po ang lahat, talagang nagpaalam po ako ng maayos. Sabi ko, sasabihin ko po talaga to sa kanila because naging maayos naman po ang relationship ko sa kabila and talagang very supportive naman po sila dito sa bagong landas na tatahakin. So ayan, very, very, very smooth naman ako ang transition. So in the, you have to sacrifice life in the province. Yes, ready ka talaga to live in Manila, to work here and be away from family? Or may family members ka na sasama dito? Actually, si mama nga yun, sumama, ayun yung magpa-Manila. Sabi niya, nahirapan siya traffic. Tapos sabi niya, wag na muna daw siya magpa-Manila. Pero may sasama naman po. And medyo mahirap lang po talaga kasi sanay po ako sa luto ng mama ko sa probinsya, mga, you know, probinsyang buhay. So talagang nakakamiss. Pero you know, it's an opportunity na talagang hindi ko po palalagpasin kasi you know, talagang ang daming nag-audition, tapos kami yung napili. Kaya talagang, you know, it's an opportunity na hindi ko dapat palagpasin. You know, I really want to grow in this media, of course, industry na ito. So talagang, I need to risk, of course, yung province life. You know, when it's all good, I can go back naman there anytime. Pero ayun, sobrang happy lang talaga. Grabe, walang paglagyan ko. And ikaw, Pinay, syempre mababawasan ang oras mo na mag-shoot mo ng mga TikToks. Ibang mahahati. Totoo. Oh, alam nyo, bago naman po ako talagang sumabak dito, bago naman po ako nag-audition, syempre, pinag-isipan ko rin po talagang mabuti. So, paano ko i-handle yung ganito, ganyan. Siguro, ako, sabi nga nila, no, hanggat pag gusto may paraan, kapag ayaw maraming dahilan. So, ako naniniwala ko na kaya kong pagsabayin yun. Time management din talaga. Diskarte lang. Para sa inyong panginoon, nakita nyo na ang dami-daming nag-o-audition. Ano tumatakbo sa isipan nyo ng time na yan? Few chances. Ako, alam nyo ako, nauna na ako. No? Ako kasi huli ho talaga ako dumating. So sila, nandun na sila. As in lahat nandun na.
nung inaayos, nagpalito ko kasi ako ng pandamit kasi nakapang-abay ho ako noon eh. Pero inho ninyo, pag-akyat ko doon, grabe, sobrang daming tao. Tapos ang gaganda pa. Tapos nanood din ako ng konti na grabe, ang gagaling din naman kumanta. Very talented. So, naisip ko, parang kinabahan din ako talaga. Normal naman ho kabahan, ano ho. Dahil kapag hindi ka na kinabahan, matakot ka na. Ano ho, ayan. Pero ayun nga, normal naman kabahan, pero at the same time, nilakasan ko yung loob ko. Sabi ko, gagawin ko yung best ko kasi gusto ko ito. Gusto ko makapasok dahil gusto kong makapagpasaya ng maraming tao. Gusto kong makapagbigay ng pag-asa sa maraming tao kasama si Kuya Will. Same day din ba in-announce na pasok kayo or had to wait? Parang ilang beses kayo bumalik. Hindi, that day lang. Nag-decide na din po agad talaga that day na... That day. Pinili po, tapos pinituran tayo. Oo. Ikaw naman, Ana. Well, ako po talaga nung nakita ko yung mga mag-audition, syempre nandiyan ang kaba, hindi po talaga mawawala. Pero ang pinaka-importante is talagang enjoy the moment. Yun po yung isang malaking lesson na natutunan ko na kapag may gagawin ka, kailangan mas nangilibabaw yung i-enjoy mo yung moment. Kasi once na in-enjoy mo yung moment, lalabas na lang lahat talaga. Naturally, everything will just follow. So ako talaga mas in-enjoy ko yung araw na yon. And of course, may pressure siya. Because syempre nandun yung mga hurados natin, kung tawagin, di ba? At nandun, of course, ang nag-iisang Kuya Will na talagang namimili talaga siya and nagko-comment siya, no? So, pasasalamat ko po talaga na ito, napili na tayo, finally. And yung mga audition, kasi sanay na rin ako sa audition, sa dami ng mga in-audition ko sa buong buhay ko, hindi ko na po mabilang kung ilan ang pinilahan ko. Kaya sabi ko, parang ano na ako sa rejection, parang ano na ako, immune na ako sa rejection. Pero habang tumatagal, naging manhid na po ako. Pero eventually, nasabi ko sa sarili ko, rejection is just a redirection. So, ito na yung direction na ibinigay sa akin ni Lord, kung bakit nangyari yung mga rejections na yun before. So, yun. Ikaw, Inday, you had to fly in pa eh. Oo. Anong March 1 lang po ako na parang? Anong March 1 lang po ako? Yung maleta kong dala, isa lang, wala po akong dala. Pero ayun po, inong audition, kinabahan po like ng sobra. Kasi grabe po nung audition ko nung dati, mga pageant-pageant lang naman. Hindi po talaga ganito po. So parang that time, sabi nga, yung sinabi ni Ate Anna, talagang enjoy lang din sa moment. Tsaka may mga nag-audition na girls, so you need to support, kanta ka lang din, kanta-kanta. So parang talagang nag-enjoy lang kami doon. So through that, nawala din yung kaba ko ng onte, tapos sila din yung nakapartner ko. So parang doon talaga, pinakita lang talaga namin yung pagiging natural namin, of course, naming tatlo. So yun talaga yung na-appreciate. Kasi ang importante naman po, makapag-connect ka dun sa mga audience, sa mga fans mo. Talaga you can connect with different walks of life naman po. So yun talaga din. Kaya medyo sobrang happy kinabahan during audition. So, umiyak ka rin doon? Ay, sobra po. Sobra. Never. Umiyak na lang palagi. Never na talaga na tayo. Gaano kayo ka-excited na hindi lang pala kayo tatlo? May dalawa pa kaming dapat abangan o yung mga kapatid natin dapat abangan na dalawa pang window. Kasama niya. Hindi po tayo tumingin pa. Ako, sobrang excited na excited ako. So, sobrang ka-excited din ko. Ano? Parang gusto ko na lang silang hilahin dito. Isama na ngayon. Kung pwede lang isama sila ngayon dito, why not, diba? Pero ayun nga, syempre, pasasabikin muna namin kayo ng konti-konti. Kaya naman dapat tumutok lang kayo. Huwag kayong bibitiw. Kasi kapag bumitiw kayo, hindi nyo malalaman, diba? Pero hindi na kayo may excite pagka ganyan. Eh. So, the more the merrier. The more the merrier, tama yun. Mas masarap, diba? Mas maraming kapuhos, mas marami tayo. Mas maraming chika. Yes, ako very excited talaga kasi kami po ay magkakaiba yung personality namin. And pag samasamahin mo kumbaga sa isang bahay, di ba? Riot! Riot in a good way. Riot in a good way. Masaya. Kumbaga para kaming magkakapatid na iba-iba yung ugali. Tatay namin si Kuya Will. Baka marindi siya sa amin. Oo. At it's going to be a fun moment pag nagkasama-sama po kaming lahat. Ayun nga po, nakakatuwa kasi ako sa totoo lang wala pong kapatid na babae. Dahil puro ho lalaki. So, natutuwa ako dahil yung mga kasama ko ngayon, puro babae. So, pakiramdam ko, meron ako mga sisters. Marami akong, kapatid na babae. So, talagang masayang-masaya ho ako. Lalo na magiging kami, lima. Yeah. Tapos, ang kwento nyo kanina na kung paano nyo namin. What big details pa nung first meet-up with Kuya Will? First meet-up kay Kuya Will? Nung una, ako, to be honest, medyo kinakabahan ako kasi
syempre first time ko po talaga nakita si Kuya Will. Nakikita ko lang si Kuya Will TV. Tapos social media. So parang ako, ano kaya? Naisip din ako bago ko makita si Kuya Will. Ano kaya yung personality talaga ni Kuya Will? Pero grabe, sobrang lalim ni Kuya Will talaga as a person. So grabe talaga siya pagdating sa buong sambayan ng Pilipino. Grabe yung pagmamahal niya. Grabe talaga yung tulong. Pero sa amin po, yung approach naman niya sa amin, sobrang bait po. Like, yun nga po, kagaya po ng kanina sa interview, grabe po yung pag-aalaga niya sa amin, paggabay, tapos suporta rin. Kasi sabi nga ni Kiwin, oh, galingan niyo ha. As in, parang, alam niyo po yun, kumbaga nandyan, ramdam mo yung suporta ni Kuya Will. Tapos pagdating sa pagkain, di niya kami talaga kikipitin. Talagang busog po, talaga kong busog. Kasi gusto niya, sabi niya po, bago work, dapat ano, mag-enjoy muna tayo. Opo. Ako, having said that, Queen, I know, Kuya Will is very generous po talaga. Hindi lang sa material or sa mga pagkain. But when it comes to wisdom, kasi siguro sa tagal na rin po talaga niya sa industriya, ang dami niyang i-share sa amin ng mga experiences niya na pwede naming madala hanggang sa pagtanda namin. And alam niyo po yun, bilang nandito po tayo sa industriyang ito, ang dami niyang mga learnings na talaga sinishare sa amin. Para alam mo yun, maiwasan or hindi natin mapagdaanan yung mga ganong mga conflict, yung mga ganong... Ang dami lang, Kuya Will talaga full of wisdom na tao siya. Sinabi, ikaw, online, the first meeting. Actually, yun din po. Actually, fan ako ni Kuya Will po. Yung unang vlog ko po na talagang nailabas ko sa YouTube ko, yung Pero o Bayong. So parang talagang sabi ko, hello, OMG, tas ngayon part na ako kay Kuya Will. Talaga, alam mo yun, parang coincidence lahat. So parang, nung na-meet ko si Kuya Will, sobrang bait din po talaga. And then, so yung wisdom po talaga sa buhay ni Kuya Will, syempre sa mga pinagdaanan niya na rin po, yun yung talagang tinuturo, yung inculcate niya sa amin everyday. And of course, papasok na kami sa showbiz, sa industry. So yun yung sinasabi niya palagi sa amin na, of course, syempre itong show na ito, kailangan din namin pangalagaan. Kasi talaga, of course, para to sa Pilipino na gusto niya magpasaya. So kami, of course, aalagaan din namin to. Will as a family. Kasi sa totoo lang, sobrang mahal ni Kuya Will yung show na. Kasi, sa kaalaman natin, 'di ba, marami nang pagdaanan talaga si Kuya Will. And yung show niya talaga, no, na-establish talaga 'to. Parang wala akong kilala na hindi alam yung show ni Kuya Will. So, alam namin kung gaano niya kamahal itong show. Kaya mamahalin namin, yayakapin namin ng buo ito para din syempre magtulungan at makapagbigay ng napakagandang programa para sa ating mga kapatid. Okay, thank you. Maraming salamat.